Good day mga kamata! Welcome na naman po sa ating panibagong video. So for today's video mga kamata, ating pong binisita ang ating munting farm. Ngayong araw na to mga kamata, ating lilinisan ang ating tinanim na pomelo at saka mangga. Ilang buwan na din tayong hindi nakapunta dito mga kamata. Kitang kita nyo naman kung gaano kakapal yung damo mga kamata na nakapaligid sa ating pomelo. Kaya hindi na tayo nagdalawang isip na linisan ito. Importante na malinisan natin ito ngayon mga kamata. Kasi ang mga makakapal na damo mga kamata ay pwede itong maging sanhi ng pagkamatay ng ating tinanim na pomelo at mangga. Pwede kasing gapangan ng damo ang ating itinanim na magiging sanhi ng kanilang pagkamatay. Mamamatay sila sa kadahilan ng hindi na sila matamaan ng haring araw. Napaka-importante kasi ng sikat ng araw sa ating itinanim mga kamata. Lalo na sa ganitong stage mga kamata. Dahil nga matagal tayo kumakabalik dito sa ating farm mga kamata, mas maigi lakihan na lang natin yung pagkuha ng damo na nakapaligid sa ating itinanim. Ayan mga kamata, kitang kita na natin yung pomelo na ating itinanim. Makikita natin mga kamata na malaki yung progress sa ating itinanim na pomelo. At eto naman po mga kamata ang ating itinanim na mangga. Napakasayang tingnan mga kamata, lalo na kapag nakita mo na ang iyong itinanim ay buhay na at malulusog. Ilang taon na lang mga kamata, makakatikim na rin tayo ng bunga ng mismong tayo yung nagtanim. Nagtanim tayo hindi dahil para sa ating sarili, kundi sa mga susunod na henerasyon. Sa araw ding ito mga kamata, magtatanim din tayo ng 2 punong abukado. Ang 2 punong abukado na ating itatanim mga kamata ay galing lamang po sa mismong kinain naming abukado. Tawag po dito ay seedlings. Alam nyo ba mga kamata na mayroon 3 uri ng pagpapatubo at pagpaparami ng ating mga halaman? Ang una po dito ay ang tinatawag na seedlings. Ibig sabihin po nito mga kamata, from seeds, hayaan lang po natin itong tutubo at antayin mag-produce ng bunga. Kagaya po ng ating itatanim ngayon mga kamata, ito po ay isang sample ng seedling. Ang pangalawang paraan naman po, ito ang tinatawag na grafting. From seedling, dinugtungan po siya ng sayon. Ito po yung sanga ng mother plant. Kagaya po ng ating itinanim na mangga mga kamata at pomelo, ito po ay isang uri ng grafted plant. Ang pangatlong uri naman po mga kamata, ito po ang tinatawag na air layer plant. From mother plant, babalatan po ang sanga, lagyan po ng lupa at babaluti ng cellophane at antayin pong tumubo ang mga ugat. Parang gumawa lang po tayo ng clone gamit ang ating mother plant. So ayun mga kamata, hopefully na nakatulong yung simple na information na yon. Tara mga kamata, atin na pong itatanim ang 2 punong ng abukado. Atin po munang linisan ang area na ating pagtataniman.
So ayan mga kamata, mamunga ka ng marami. Sa susunod mga kamata, magbibigay tayo ng update tungkol sa ating itinanim na abukado mga kamata. Kaya subscribe ka na po sa aking channel. And be sure po to hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Tapos na tayong magtanim mga kamata. Time na naman po para mag-harvest sa ating munting kamuting kahoy. Shout out sa aking mama. Siya po yung naghuhukay ngayon. Ayan, nakakuha na tayo ng laman ng kamuting kahoy. So ayan po mga kamata, maraming salamat po sa pagsabay sa aming video. Hopefully po na nakatulong ang konting information na naibigay ko po. Sana po sa susunod na video nandyan pa rin kayo. Maraming salamat po mga kamata. Mga bago pa lang po dito sa aking channel, huwag po kalimutang mag-like and subscribe and click the bell button. After 1 week, buhay na buhay na. Ito yung isa. After 1 week.